Magandang araw po, si Yaring Platero po. Ito pong mga scrap jewelries na nakikita natin ay dinala po sa atin ng ating bagong kliyenteng nang galing sa New Jersey, sa US pa rin po. At pinaghiwalay po natin, ito po ay 22 carats bracelet, 21 carats na necklace, at 24 carats na maliit na coin. At ito pong maraming halo-halo po ito. Meron po siyang 18 carats na pendant at 14 carats na mga rings, earrings, necklace. At meron din po diyang singsing na 8 carat. So hindi po natin pwedeng tunawin ito para paghaluin. Ito po ay ipupurify natin. Kukunin natin yung kanyang fine gold. Marami po siya, pero marami rin pong alloy ang tatanggalin natin. At saka po tayo magdadagdag ng 15% to 20% na excess cost para mabuo po natin yung 82 grams na 22 carats Cuban link bracelet. Yan po. Hindi po natin pwedeng maipakita yung kumpletong proseso ng paggawa dahil tayo po ay nagtuturo sa mga estudyante natin gustong matutong gumawa ng jewelry na nagbabayad po ng kanilang tuition fee. So part procedure po ang ipinapakita natin. Pero nakakompute pong maigi yung total na timbang ng ating gagawing 22 carats Cuban link bracelet. At meron pa rin po siyang dalawang silver coin na US din. Gagawin din po nating 999 Cuban link bracelet. Yan po, isa po yan sa ipapagawa niya. So, uunahin lang po nating gawin yung 22 carats gold. Yan po. Mamaya po, ipapakita natin yung part procedure ng paggawa. Yan po yung part process ng ating pagpupurify para makuha natin yung fine gold. Ito na po yung tutunawin nating 22 carats gold na gagawin nating 82 grams Cuban link bracelet. Yan po. So, ito po yung purify natin mula doon sa mga scrap jewelries na pinakita po natin. At nakakuha po tayo ng 25.9 grams. Ang expect po natin makukuha ay 25.8 grams. So, eksakto lang po. At idinagdag na rin po natin itong 24 carats gold, 3.4 grams na maliit na gold coin. At ito po yung tutunawin natin, 22 carats gold bracelet at 21 carats gold necklace. Yan po. Ito naman po ay 15 grams na excess cost natin, yon pong ating idinagdag para ma-maintain natin yung finished product na 82 grams. Yan po. At ang pag-aaloy po natin ay nakakompute pong maigi. Nag-less po tayo dito sa ating alloy para mahabol sa 22 carats yung necklace. Yan po. So, lahat po ng ating pagtunaw sa ginto at yung kahit yung mga ibang presentation natin na ibang mga video presentations natin, lahat po ng pagtunaw natin, pag-aaloy natin sa ginto ay eksakto po yung computation natin para maging eksakto po yung carats at gold percentage ng ating mga ginagawang jewelries. Yan po. So, wala po sa atin yung commercialized, substandard. Lahat po ng ginagawa natin mga jewelries ay eksakto po yung carats. Yan po. So, mamaya po, ipapakita po natin yung part procedure ng paggawa.
Ito na po yung finished product nating 22 carats gold Cuban link bracelet. Mula doon sa mga tinunaw natin, pinurify natin na mga scrap jewelries o kaya unwanted jewelries na dinala sa atin ng kliyente nating taga New Jersey sa US. Ayan po. Ang description natin, ang bigat ay 83.5 grams. Ang width o kaya yung lapad ay 9 mm at ang thickness ay 4 mm. 8 inches ang haba. Ayan po. Kung mapapansin po natin doon sa ating video 148, yung iginawan nating taga Belmont, California na 18 carats gold Cuban link bracelet, pareho po sila halos ng sukat. Pero ito po ay 22 carats gold, 83.5 grams siya. Mas mabigat po siya kasi yung purity ay halos 24 carats. Maliit lang po ang alloy nito. Ayan po. So malambot pa rin po siya. Ayan po. At maraming salamat po doon sa ating mga kliyenteng taga US na nagtitiwala pong magpagawa sa atin. At doon naman po sa mga nag-inquire, doon sa mga gusto mag-inquire, pakibasa na lang po yung ating services sa ibaba ng ating mga YouTube video presentations. At doon sa ating mga hindi na re-reply, sana po ay gaya ng mga nababanggit natin, hindi po tayo nakakapagbigay ng presyo kapag hindi po natin nakikita yung klase ng mga ginto na ipapatunaw po natin. So mas maganda po kung makapunta kayo o kaya maipadala po ninyo yung inyong mga gold na tutunawin kagaya po nito. Isinabay po niya sa kanyang bakasyon at kahit medyo marami yung mga scrap gold, isa-isa po nating ina-appreciate. Isa-isa po nating kinukumpute kung gaano karami yung ginto na makukuha at saka po tayo nagkukumpute ng labor at saka excess cost. At kaya po tayo nagre-require ng one at a time client para ma-maintain po natin yung workmanship standards natin. Yun pong makatotohan ng paggawa ng alahas. Yan po yung dahilan kung bakit hindi po tayo nakakapag-reply sa mga ibang nag-i-email. Yan po, hindi po nagyayabang si Yaring Platero, wala po tayong ipagyayabang. Si Yaring Platero po ay maliit na goldsmith lang po, hindi po malaking jewelry company. Yan po, maliit po tayong goldsmith. Yan po. So, maraming salamat po doon sa mga nagtitiwala kay Yaring Platero. So yan po ang isa sa ating mga ginawang Cuban link bracelet. Ito po ay 22 carats gold Cuban link bracelet. At ito naman po yung finished product natin mula doon sa dalawang coins na 999 fine silver 2 ounces na silver coin. Yan po. Ang sukat po niya ay kapareho po doon sa ginawa nating 22 carats gold. Pareho pong 9 mm, pareho pong 4 mm yung thickness, 9 mm yung lapad at 8 inches. Ang timbang naman po ay 46.6 grams. Ayan po. Mas malaki po ang bulk ng per gram ng silver kaysa sa ginto. Kaya magaan po siya compare doon sa ginawa nating 22 carats gold. So yan po ang isa sa ating ginawang 999 fine silver na Cuban link bracelet. Yan po yung ating mga finished product na 22 carats gold Cuban link bracelet at saka 999 fine silver Cuban link bracelet para sa ating kliyente na taga New Jersey sa US.
Kaya pawn shop at face value niya nasa ano na yan. Nasa 166,000. Pawn shop at face value. Kasi yung balance ko doon, yung pa rin o natagtagan? Ano bro? Hindi ko na ano lang yung gold. Di ko alam. Less yung 960 something. Mga 37 na bro. Yung din expected ko, natawad ako ng 40 pesos. Ang gasolina, brother. Pagbili ng tubig, nauuhaw na ako. Ganda bro. Pang, yung silver, pang araw-araw. Parehas ng tayo. Sa Amerika, pang araw-araw ko lang dito. Pang araw-araw. Kasi din hindi delikado rin eh. At saka... Yeah, tama. Dito. Sa work. Okay siya. Yung ano bro, yung naglagay tayo ng hallmark dito sa ano. Ay, yung... Kasi diba may hallmark siya. Na... Right. Malakas pagbago, malakas ang lakas natin pagbago. So, 22K, dito sa chain, lagyan natin 22K. Kasi, ito yung sabi kong hindi pwedeng 22K. 18 yan. Pati ito, hindi pwedeng 22K yan. Pati yung bulls. So, 22K ito, pero ito eh, dapat 18 yan. Kasi kapupot po dyan. Magkaganon. Kaya nalagyan ko doon. 7508. Sana may referrals sa New Jersey. Oo, pag nakita niya yung video at malalaman na New Jersey yung nagpagawa at nakikita tong bracelet, alam nila ako yun. Alam nila ako na yun. Oo. Oh. Kasi sabi ko pupunta ako eh. Ayun. Ikaw pa lang eh. Ang naigawat ko ata. Ay, wala pa bang taro? Wala pa siya. Wala pa ako napapanood ng ano, East Coast. California. Florida. Florida. Ang taas namin ni Boston, Massachusetts, at saka yeah, North Carolina, Maine, New York, yan. Boston, iba rin yung Houston, ano? Meron akong bayan sa Houston. Houston, Texas yun. Texas yun. Gitna tayo. But nasa bandang gitna ng US? Midwest yun. Doon ang mga parents ko sa Houston. Ah, sa Houston. Marami rin ba dyan? Marami jewelry? Marami rin, pero iba yung quality tsaka yung tabas niya, mangipis. Hindi katulad dito sa'yo na... Makated pero heavy siya. Heavy siya. Ayoko naman yung malapad eh. Hindi ko kasi natin. Flat. Certificate of antique. Meron bro. Yan, yung certificate natin. So, ito yung description. Kinagsama ko na, ito yung silver. Thank you. Sige bro, salamat. Sa ulitin. Kailan kayo uwi? Sa May 10 pa. Ah, May 10 pa. Magpe-testa pa sa ba, ano, sa amin sa May 5. Kaya, testa muna. Bakasyon ba? Oo, sulitin. Next year, uwi talaga ako dahil may family reunion kami. Grand reunion sa Tarlac. Kung may naisipan akong pagawa. Kasi gusto ko ipaayos yung wedding ring namin. Sige, tuloy lang bro. Bro, salamat ng marami.